Magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating pong online Bible study sa araw na ito. Ngayong araw ay araw ng Webes at tayo po ay nasa online Bible study. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan at sa kanyang katapatan. Ano? So ang atin pong magawain sa Odjongan Four Square Gospel Church tuwing Martes, alas 6:30 ng gabi ang atin pong online prayer meeting. Tuwing Webes naman ang atin pong online Bible study, alas 6:30 din ng gabi. Tuwing Linggo, isasagawa po natin ang atin pong online worship celebration, 7:30 ng umaga, with delayed telecast sa Odjongan Star Cable, Channel 9, 10:30 ng umaga, at Odjongan CatV, Channel 3, alas 11 ng umaga. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, isinasagawa po natin ang atin pong radio ministry sa 101.3 radio natin Odjongan. Ang atin pong programa, Landas ng Buhay, alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi. Purihin po ang Panginoon sapagkat ang atin pong ministeryo ay available sa iba't ibang social media platforms kagaya ng atin pong Facebook, ng Twitter at maging sa atin pong YouTube. Ano? Kung kayo po ay may mga ministry needs, may mga katanungan, maaari lamang pong magipag-ugnayan sa atin pong numero 0946-403-4646 o sa iba pa nating mga contact information. No? Purihin po ang Panginoon. So, kung kayo po ay nais po makipag-partner sa atin pong ministeryo, maaari lamang po na ihulog ang inyo pong mga tithes, ang inyo pong mga offering sa atin pong bank account o Odjongan Four Square Gospel Church 6310-7000-1990. Yan po ay current savings sa PNB Savings Bank peso account. Purihin po ang Diyos sa kanya pong kabutihan at kanyang katapatan. Ihanda po natin ating mga sarili sa ating pong pagkikipagniig sa ating Panginoong Diyos at maging sa ating pong sama-samang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sabayan po natin Sister Arlene maging sa ating pong awitin ngayong gabi. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. Kagaya po ng aming inawit sa araw na ito, sa oras na ito, ihanda niyo po kami, Panginoon, na maging inyong tahanan.
nang sa gayon ang mga buhay po namin ay inyo pong paghaharian. Salamat po Diyos sa pagkatanumang bagay na inyo pong nasumpungan na hindi karapat-dapat sa amin. Sa isip man, sa salita man, o sa gawa man, sa oras na ito, Panginoon, hinihingan po namin ito ng kapatawaran sa inyo. At patuloy po Diyos na maging karapat-dapat kami sa inyo pong presensya at maging sa pagtitipong ito. Pagpalain niyo po Diyos ang inyo pong mga anak, saan man sila naroroon, anuman ang kanilang kinalalagyan, anuman ang sitwasyon na kanila pong kinakaharap po Diyos, ang inyo pong biyaya, pagpapala at pagmamahal ang siyang patuloy pong bumalot sa bawat buhay ng inyo pong mga anak. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid. Salamat po sa iyo pong pagsama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo sa pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon. Samahan ulit natin ang ating worship team para po sa mga awitin sa ating Panginoon Diyos. Amen. The Lord our God is good. Amen. Tunay na ang Diyos ay hindi nagbabago at siya ay mabuti. Amen. The Lord our
the Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, your Lord. Hallelujah. Sikira handara de kia babakaya la la sikia. Sikira handara de kia babakaya la la kia re sikia. Purihin ka, O Dios. Hallelujah, Jesus. Glory to your name, O God. Hallelujah. You are holy, O God. Worship you. We worship you.
worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship your name. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Praise your name, hallelujah, hallelujah. We praise your name, Jesus. Thank you, Lord, hallelujah. We worship your name, Jesus. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Karapat-dapat pong tumanggap ang Panginoon ng lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ang atin pong magawain sa Jongan Four Square Gospel Church tuwing Martes, atin pong online prayer meeting 6:30 ng gabi. Tuwing Webes naman ang atin pong online Bible study sa kaparehong oras. Tuwing Linggo, atin pong isasagawang atin pong online worship celebration 7:30 a.m. with delayed telecast sa Odjongan Star Cable Channel 9, 10:30 a.m. at maging sa Odjongan Cat V Channel 3, alas 11 ng umaga. Patuloy po ang ating pangaral sa pamamagitan ng radio sa 11.3 radio natin Odjongan. Ang atin pong landas ng buhay ay patuloy po na ginagamit ng ating Panginoon upang abutin ang atin pong mga kapatid sa iba't ibang lugar at saan man sila naroroon gamit po ang atin pong FM frequency. Ano? Ang atin pong landas ng buhay sa 101.3 radio natin Odjongan Lunes hanggang Biyernes alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi. At patuloy din po tayong nagmi-ministeryo sa pamamagitan ng mga social media accounts. Ang atin pong Facebook, ang atin pong YouTube at maging ating Twitter ay patuloy po na ginagamit ng ating Panginoon upang maipangaral at maipaabot saan man kayo naroroon ang kautuhanan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kung kayo po may mga ministry needs, mga prayer requests o maging po mga katanungan, maaari lamang po na makipag-ugnayan sa atin sa mga social media accounts na yan o maging sa atin pong numero 0946-403-4646. Para po sa inyo pong mga kaloob at mga hain sa ating Panginoon, mangyari lamang po na inyo po itong ipaadala sa atin pong bank account, Jongan Four Square Gospel Church with account number 63100107001990. Yan pong atin pong bank account number 63107019090. Purihin po ang Panginoon, yan po ay current peso account sa Jongan Savings Bank, PNB Savings Bank. Binabati po natin Sister May at saka Brother Tam sa kanila pong wedding anniversary sa araw na ito. Ano? Salamat po sa Panginoon Diyos sa inyo pong mga buhay. Nawa patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Kasama po natin Brother Jed Ferrer, Brother Macmac dyan po sa Santa Fe, Sister Abby Iscarilla, Sister Kathy Obligar dyan po sa Canduyong. Ano? Kenneth Fermanejo Fabila Anyo, kasama din po natin ngayon. Sister Jade Martinez is also with us. Pastora Grace Falconiten. Yenso, ano ba ito? Telesforo. si Telesforo. Okay, so purihin po ang Panginoon. Nandiyo, nagbabaliktad yung mga pangalan. No? Si Pastora Yeng Anastasio Familares also with us. Angel Factor, Sister Gemma Muntoho. Ano? Janbes Salzona Ganyo, kasama po natin ngayon. Si Sister Gemma Muntoho Marky Arroyo, kasama po natin. Maging si Sister Joy Ferrer, and of course, sino pa ba ang magkasama natin? If you have your questions, ano, maaari lamang po na ipadala ang inyo pong mga katanungan dito po sa atin pong live video feed na ito, or mag-text sa atin pong numero 0946-403-4646. Napaganda pong ating tatalakayin sa oras na ito, sa araw na ito, sapagkat we will be dealing with Article Number 2 of our Declaration of Faith, the Divine Godhead, no?
So, and specifically sa topic pong ito, atin pong titingnan ang topiko na the existence of God. Aha, tingnan po natin yan sa atin pong sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. Ano? And we are glad, masaya po tayo. And it's a privilege na kung kayo po ay may mga katanungan, may mga paglilinaw, o mga reaction sa atin pong tinatalakay, ay maganda pong ipaabot sa atin sa magitan ng video na ito or mag-text sa atin pong numero. Ano? So purihin po ang Panginoong Diyos sa kanya pong kabutihan. And if you have your Bibles with you, kindly open with us. Nang sa gayon, sama-sama po nating saliksikin ang katotohanan ng salita ng Diyos. And of course, kasama natin si Pastor Ates na siyang mangunguna sa pagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Ano? Pero kayo po na nasa bahay at kayo pong kasama po natin dito po sa video na ito, sa live video natin na ito, and let's pray na nawa ay hindi po tayo magkaroon ng mga technical problems, no, sa atin pong pag-i-air ng atin pong gawain ngayon. Ano? Kung kayo po nasa inyong bahay, ay samahan niyo po ako, no? Kasamahan niyo po kami na atin pong sama-samang saliksikin ang salita ng Diyos. Ano? At mangyari po mag-anyaya kayo ng inyong mga kaibigan o mga mahal sa buhay, makasama niyo sa inyong mga bahay para sama-sama din po kayo dyan saan man kayo naroon na patuloy po na mag-aral ng salita ng Diyos. Ano? So, ganun din po sa iba't iba pa nating mga gawain. We highly encourage ang bawat isa na patuloy po na bagamat hindi tayo magsama-sama dito sa bahay-sambahan ng ating Panginoon, ngunit sa inyong mga tahanan ay pwede po kayong makapagtitipon, makapag-iipon, obserbahan lamang yung mga protocols na sinet sa atin ng ating pong pamahalaan, and sama-sama nating tunghayan ang salita ng Diyos, sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at Katotohanan at manalangin sa isa't isa. No? Ang panahong ito ay hindi panahon na tayo po ay magpabaya sa ating espiritual na mga buhay. Ito po ang panahon na tayo po ay lalo pa pong kumapit, manghawakan at manangan sa katotohanan ng salita ng Panginoon Diyos. Sa pagkatunay po na nakikita na po natin yung mga sinyales, mga signs of the coming of the Lord Jesus Christ. Ano? And totoo po na sa ating panahon ngayon, tayo po ay nabubuhay sa end times, sa huling kapanahunan. And anytime, ano, maari pong dumating at bumalik ang atin pong Panginoong Jesus. Ano? Kagabi, ano, kung kayo po ay nanood ng, ano ba yun, Pastor Ates? eclipse, ano? Super flower blood moon. Tama yun, no? Super flower blood moon. Kasi flower moon tayo ngayon. Kasi bawat buwan pala, may iba't ibang pangalan ang buwan. So pag buwan ng Mayo, ang pangalan ng buwan ay flower moon. Yan. So kaya pala flower moon. Yeah. So, pero yung makat moon, masarap na merienda yun. isaw-saw lang yung sa asin ay masarap na yung cut moon, ano? Pero flower moon ang full moon kagabi, no? Kasi sa northern hemisphere sa panahon ng Mayo ay namumukadkad yung mga bulaklak, especially sa mga American Indian, no? Kung kaya tinawag nila ang full moon tuwing Mayo as the flower moon. Yan pala mga history ng mga bagay-bagay na yan. Sister Thelma Fabito, kasama din po natin sa atin pong gawain sa oras na ito. Okay, so purihin po ang Diyos. Nais ko pong basahin ang nilalaman ng atin pong Article of Faith number 2. And hopefully, ma-flash sa ating screen. Pwede bang ma-flash sa ating screen itong article? Ang laki, ha? Pwede bang palaki-lakihin ng konti? Video palaki-laki? Pwede bang lumaki-laki ng konti yan? O buong screen lalabas yung word? Kung kaya. Yan. No? So, para yung ating mga kapatid na kasama natin sa live, sa online, nababasa din nila. Aha! Thank you sa atin pong mga media ministers, no, na walang sawa na nagpapagamit sa ating Panginoon sa area na ito, sa aspetong ito. But before that,
Ang ating pong Foursquare Bible College Romblon Campus Incorporated ay magsasagawa po ng graduation ceremony. Ito po ay online, ano? June 6, 2021. Ngayong June 6 na po, no? So inaanyayahan po namin kayo na kayo po ay dumalo sa pamamagitan ng online ng atin pong graduation day, ano? Sa Pastora Nomi Olivay, kasama po natin ngayon. Yan, yung masipag natin yan na kamanggagawa sa ating Panginoon. At the same time ay head teacher sa Paulino Memorial Elementary School. Pero nag-retire na Sister No, Pastora Nomi. So praise the Lord sa kanya pong buhay. So ito pong sinasabi ng atin pong article number 2, article of faith number 2. Yan, wow, medyo malaki-laki na, no? We believe that there is but one true and living God, maker of heaven and earth, and all that is in them, the Alpha and Omega, whoever was and is and shall be, time without end. Amen. That He is infinitely holy, mighty, tender, loving and glorious, worthy of all possible love and honor, confidence and obedience, majesty, dominion and might, both now and forever. And that in the unity of the Godhead, there are three, equal in every divine perfection, executing distinct but harmonious offices in the great work of redemption. So purihin po ang Panginoon, no? Sa statement of faith na ito. This is our article of faith number 2, and it talks about the divine Godhead. No, sa ibang mga theological terms, ginagamit po yung the Trinity. No? Pero sa atin pong declaration of faith, we use the term the divine Godhead. So there is nothing more foundational to all we believe than the doctrine of the nature of God. Wala pong ibang mas basic pa sa lahat ng atin pong sinasampalatayahan maliban sa doktrina patungkol po sa kalikasan ng Diyos. To be confused about this doctrine is to be confused about the essential element of our faith. Pag hindi po natin maintindihang maigi itong pananampalatayang ito at hindi po natin ito mayakap, no? Ay nangahulugan po na hindi po natin lubos na naunawaan din ang misteryo ng ating pananampalataya. And again, when we say mystery, it is not anything, no, na kagaya ng parang mysterious sa atin pong paggamit ngayon. But a mystery is a theological term, again, na nangahulugan po na isang bagay na hindi na ihayag noong una, pero ipinakita ng Diyos. No? Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, to be confused of this doctrine is to be confused about the essential element of our faith. In the historic creeds, it is affirmed that God exists as one God in three persons. Sa mga historical na mga credo, mga kapahayagan ng pananampalataya, simula po sa panahon ng mga apostol, hanggang sa mga apostolic fathers, hanggang sa ating panahon ngayon, Christians affirm the existence of one God. Ang mga Kristiyano po ay nag-affirm, naniniwala, sumasampalataya na merong iisang Diyos na nahahayag sa tatlong persona. No? There is one God that is revealed in three persons. We believe these creeds both for what they affirm and for what they deny. Tayo po naniwala sa mga historical creeds na ito, mga Nicene Creed, Apostolic Creed, mga ganun, ano? As we affirm what they believe, and at the same time, we also deny what they deny. It is a mysterious truth, yet one that is boldly and repeatedly proclaimed by the Scriptures. Ang kautuhanan patungkol sa isang Diyos na nahayag sa tatlong persona ay isa pong tunay pong hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao. Bagamat ito po'y hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao, ito po ay paulit-ulit na ipinahayag, ipinakita, at itinuturo ng salita ng Diyos.
So bago po natin tatalakayin ang iba't ibang aspeto na yan, we will be studying the first part of this article of faith. Ano? And we will be discussing tonight the existence of God. Siguro, sa next na mga sessions natin, sa next na mga Bible studies natin, pag-uusapan natin yung Trinity, pag-uusapan natin ang iba't ibang persons ng Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag-uusapan din po natin yung nature, kalikasan ng Diyos. Pag-uusapan po na sa ating prayer meeting, pinag-uusapan na po natin sa ating prayer meeting ang mga pangalan ng Diyos. So ngayon, tayo po ay magfo-focus lamang sa isang katotohanan patungkol po sa divine Godhead. And we will be discussing tonight the existence of God. No? So the existence of God is one of the questions that is being raised against the Christian faith. Hindi lamang nung panahon ng modernisasyon sa modern era, especially sa ating panahon ngayon, sa postmodern era, we are being questioned from different sides with regards to the existence of God. Both coming from the atheists, sa mga taong they choose to deny the existence of God, and even to the skeptics, those people who have not come into the point of decision kung meron ngang Diyos o wala. Or even to the hecklers, those people na walang naisip, walang mapagkakaabalahan, kundi magtanong at saka manginis patungkol po sa katotohanan, sa salita ng Diyos. And they are always constantly challenging us, especially with regards to our belief and to our faith of the existence of God. However, the scripture is plain that it is difficult for a natural man. Ang Biblia po ay maliwanag na ang isa pong normal na ang tao na ayon sa laman, natural man, kasi sa Biblia pala, Pastorates, dalawang klase ang tao, especially kay Pablo sa New Testament. Merong spiritual man at saka merong natural man. So ano ba yung spiritual man? Itong spiritual man, ito yung tao na in tune with spiritual matters. Whereas ang natural man naman, ito yung mga tao na in tune sa flesh, sa makamundong mga bagay. So for a natural man, sinasabi ng scriptures, that it is difficult for them to believe on something that they cannot see, that they cannot feel, and they cannot touch. So, tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Hello. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawaan sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Praise God. So napaganda yung sinasabi ng Word of God. Ano? Ngunit ang mga taong ayon sa laman, sa English, natural man, for a natural man, ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. So it's really difficult for a person who is living in the perspective of nature, natural, natura, no? Ng laman, of the flesh, of carnal, no? Na to accept the truth about God. Why? Because the truth about God is not on the domain of the natural, but it is on the domain of the supernatural, no? Kaya nga may dalawang bagay, no? Natural, supernatural. Supernatural, this is the domain for the spirits, ano, sa Diyos, ano. So, those people who are of natural man cannot accept the truth about God. Why? Because the truth about God for them is foolishness. Kamangmangan ito para sa kanila. At hindi nila ito kayang unawain. No? For those people who choose the path of a natural man, it's difficult for them to really accept, no, to really understand the truth about the Spirit. However, the opening statement of the scriptures, ang pambungad na pananalita
ng salita ng Diyos. Sa Genesis chapter 1 verse 1, solve this kind of problem. Because Genesis chapter 1 verse 1 says, in the beginning, God created the heavens and the earth. So the very statement of the scriptures sa pagbukas mismo ng mga kasulatan, makikita po natin na the scripture is always introducing, accepting, and endorsing the fact and the truth of the existence of God. Pakibasa yan, Pastora Tessa, Tagalog, Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sinasabi ng salita ng Diyos, nang pasimula, in the beginning. Noong naalala ko ito sa aming subject na Bible survey, the statement in the beginning, sa Hebrew yung salita, ito ay Bereshith. It means a timeless past. Sa nakaraan na hindi na i-record kung kailan yon. Timeless past. Sa pasimula ng lahat, sa pasimula ng history ng sanlibutan, sa pasimula ng history ng universo, nandoon ang Diyos na naglikha ng lahat. So it means that ang Panginoong Diyos is beyond the dimension of time. He is beyond the dimension of time. Ano bang gusto sabihin ng beyond the dimension of time? Hindi natin siya pwedeng ikulong sa atin pong time frame, no, ang Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Hebrews 13:8, that we as Foursquare believers proudly proclaim, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Why? It is because Jesus Christ is not subject on the dimension of time. Hindi siya subject sa dimension of time. He changes not. Hindi siya nagbabago. Normal sa atin na nagbabago tayo, no, in the passage of time. Kaya nga, ang ating oras ay nagbabago. Alam nyo, yung ating oras ngayon, ang ating standard time is based sa atomic, decomposition, parang something like that. Hindi ko na maalala yung actual term. Our time is based on the atomic, pag-degrade ng atoms, no? So, kahit gaano ka-stable ang isang element, dumating sa point na kailangan niyang mag-disintegrate. At doon kinakount yung ang ating time as human beings today. No? So, everything changes in this world. Kaya nga mayroon isang kasabihan na the only unchanging in this universe is change. Ang hindi daw nagbabago sa universong ito ay pagbabago. But I would like to add on that saying, Jesus Christ also does not change. Si Jesus ay hindi din nagbabago. Remember, my brothers and sisters in Christ, sa makasamahan po natin na kasama natin sa ating pong pag-aaral na ito, the Bible is not a textbook that attempts to prove the existence of God. Ang Biblia ay hindi po isang textbook, hindi po isang aklat na ina-argue niya ang existence of God. However, the Bible opens to the positive fact that God exists. The Bible is always declaring that God exists. Even ang Biblia po ay nagde-declare patungkol sa ganito, especially those people who don't believe in the existence of God. Tingnan po natin Psalm chapter 14 verse 1. Psalms chapter 14 verse 1. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Siya ay nangagpapahamak, siya ay nagsisigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Purihin po ang Panginoon. Tingnan po natin ang sinasabi ng aklat ng Salmo sa 14 na awit. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Those people who claim that there is no God,
those people who refuse the fact about the existence of God, the description of the Word of God is they are fool. They are foolish. Mangmang. Gustong sabihin, we have this kind of, ano ba ang meaning ng mangmang sa atin? Minsan isip natin ang mangmang ay walang pinag-aralan, hindi nakapag-aral. But the scripture has a deeper meaning for this foolishness. Because foolishness for the scripture is a deliberate sinasadya, no? Refusal to offer God honor, recognition, and precedence. So para sa Biblia, ang foolish ay ito yung mga tao na sinasadya nilang hindi parangalan at luwalhatiin ang ating Panginoon. Tingnan po natin sa aklat ng Roma, Kabanatang 1, mga talatang 19-23 patungkol po sa description ng mga taong ito. Romans chapter 1 verse 19-23. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang mga walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang siya'y walang madahilan. 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nila tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid ang mga mangmang nilang puso at pinagpadilim. 22. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ang mga ibon at ang mga hayop ay may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Pansinin po natin, kanina sinabi ng mga awit sa aklat ng Salmo, sa 14 na awit, sinabi dito na ang mga tao nagsasabing walang Diyos ay mga mangmang. Ngayon, ano ang description nung mga mangmang na ito? At kanina sinabi natin na ang definition ng scripture with regards to foolish or foolishness or kamangmangan at mga mangmang, ito po'y tumutukoy sa mga tao na deliberately, no, sinasadya nila na hindi kilalanin, luwalhatiin at sa kabigyan ng karangalan ng Diyos sa kanila pong buhay. Kaya kung makikita po natin sa sabi ng sa salita ng ating Panginoon, bagamat para sa kanila, no, hayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Hayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Inihayag ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang katalinuhan. And yet, they refuse to recognize it. They refuse to accept it. They refuse to believe it. They refuse to understand it. When I am studying sa university, ang aking specialization po ay siyensya sa akin pong college degree. Ano? Science major po ako sa kolehiyo. And one of my professors asked me, sabi niya, Pastor ang tawag niya sa akin during that time eh. Paano yan? Science major ka, pero nag-aaral ka ng theology. Hindi ba conflict yan? Sabi niya, is it not conflict yung siyensya, science, at saka yung theology? Sabi ko sa kanya, sir, the more that I look on the microscope, the more that I see the hands of God. Habang tinitingnan ko ang microscope, mga microorganisms, yung katawan ng tao, yung mga structure ng hayop, structure ng plants, habang pinag-aaralan ko ang mga prinsipyo ng physics, mga prinsipyo sa biology, prinsipyo sa chemistry, isa lamang ang conclusion ko. There is God.
At mamaya tingnan natin sa iba't ibang arguments patungkol po sa bagay na yan. Na? So, I arrived into a conclusion that there is God. And my faith in God and my interest in science, ang aking pananampalataya sa Diyos, ang aking interest sa siyensya, ay kailanman ay hindi nagkukontra sa isa't isa. Eh, sabi ng aking teacher, eh, paano yan? Yung evolution, eh, hindi ba contradictory yan sa theology? Ang sagot ko sa kanya, sir, ang evolution is just a theory. It is not a science. Ang evolution ay isang teorya lamang at hindi ito established na scientific fact. So, it means that it is still open for questions. It is still open for doubts. Kaya, dapat nating maintindihan yung iba't ibang terminolohiya, maging sa siyensya. Merong principle, merong law, di ba, ganyan. May mga theories, may mga, ano pang tawag dyan, hypothesis. No? At lahat ng yan ay may iba't ibang varying degrees of treatment, kung paano po natin sila i-treat at kung paano po natin sila paniniwalaan or i-accept sa atin pong mga buhay. So, these people, no, bagamat sila ay marunong, sabi ng scripture yan, no, bagamat sila ay marunong, bagamat sila ay nag-aral, bagamat sila, magaling itong mga taga-Roma, magaling itong mga taga-Roma. May mga universidad sila doon. Ang gagaling, fully developed ang kanilang philosophy, fully developed ang kanilang mga inquiries, scientific inquiries noong mga panahong yun. Ano, nasa proseso sila ng pagdidiscovery ng sanlibutan. No? Ang sabi ng salita ng Diyos, bagamat sila ay marunong, naging mangmang sila. Why? Because they deliberately deny the existence of God. They deny the existence of God. They are living in the state of denial. Kitang-kita nila sa sangkalawakan. Kitang-kita nila sa sanilikha ng ating Panginoon Diyos, ang kamay ng ating Panginoon, ang gawa ng ating Panginoon, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. And yet they say, walang Diyos. Walang Diyos. So, what are our evidences? What are our proofs with regards to the existence of God? Ano po ba ang atin pong mga pruweba? Ano po ba yung atin pong mga patunay na merong Diyos, merong Panginoon, merong manlilikha ng lahat? My brothers and sisters in Christ, I will be presenting to you two proofs and then three arguments. First, proof is proof from the scriptures. Tingnan po natin sa aklat ng Salmo, 19, talatang 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ang kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Ipinapakilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Pansinin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. The Word of God deliberately claims, presents, and teaches that there is God that created everything. Merong Diyos na naglikha ng lahat ng bagay at ang Diyos na ito ay naghayag, nagpahayag. Nagpahayag siya sa kalikasan. Actually, sa theology, merong dalawang klase ng kapahayagan ng Diyos. There are two types of revelation of God. First is the natural revelation. Ang Panginoon ay nagpapahayag sa pamamagitan ng nature, kalikasan. Ano ba yung kalikasan? Tingnan mo ang langit, tingnan mo ang dagat, tingnan mo ang ating paligid. Lahat ng yan, nagpapahayag na merong Diyos. Tingnan po natin, is it an accident na ang mundong ito ay nasa habitable space sa pagitan ng araw at ng ibang planeta? Eh kung mas malapit tayo sa araw, walang nabubuhay sa mundong ito. Pag mas malayo-layo tayo sa araw, walang mabubuhay sa mundong ito. Pag ang tilt ng ating Earth ay medyo nasa gitna,
walang mabubuhay sa mundong ito. Kung ang tilt ng ating earth ay nakatayo lang, walang nabubuhay sa mundong ito. Pinag-uusapan po natin mga scientific mga terms. Hindi naman siya too technical terms pa Socrates, pero description sa scientific world. Kung ang ating atmosphere ay mas manipis, walang mabubuhay sa mundong ito. Kung mas malalim ang ating dagat ng 1 metro kaysa sa normal na lalim ngayon, walang mabubuhay sa mundong ito. Kung ang ating mga kabundukan ay mas mataas, may mabubuhay kaya sa mundong ito? Kung ang composition ng ating atmosphere ay mas marami yung oxygen kaysa sa hydrogen, kaysa sa iba pang mga trace elements, may mabubuhay kaya sa mundong ito? Kung ang composition ng atin pong DNA ay ganito, ganyan, ano kaya ang itsura natin? How come na magkaroon ng buhay? So, the scripture claims that the whole universe, the creation of God, ang langit, ang sanilikha ng ating Panginoon, ipinapahayag that God is glorious at ipinapakita ang gawa ng kanyang kamay. We cannot deny that fact. We cannot deny that fact. Eh, paano kung mas malakas ang hatak ng gravity? Eh, di nahulog ang buwan dito sa atin? Ang distansya natin sa buwan, tamang-tama lang para masustain ang buhay sa mundong ito. Eh, kung 3 ang buwan ng mundo, anong mangyayari? Alam natin kung anong impluensya ng buwan sa mundo. Kasi ang buwan natin ay naka-impluensya sa paggalaw ng tubig natin sa dagat. Diba? Pag new moon, mas malalim ang high tide, mas mababaw ang low tide. Pag mga first quarter, second quarter, ganyan-ganyan, yung mga kwarto na sinasabi, halos walang paggalaw ang tubig. Pag full moon, ganun din, mas malalim ang high tide. Eh kung 3 ang buwan natin, ano kayang mangyayari? Kung mas malapit ang buwan sa atin, ano kayang mangyayari? Pag mas malayo ang buwan sa atin, ano kayang mangyayari? Everything ay nagpapahayag. Kung ating titingnan ang lahat ng yan, nagpapakita na merong Diyos na naglikha at nagdisenyo ng lahat. Second na proof na atin pong ipipresent ngayon is the proof from conscience. This is the second of, ano tawag dyan? Revelation, no? Natural revelation, which is coming from nature, coming from conscience. And then meron tayong special revelation coming from the scriptures and the Lord Jesus Christ Himself, as stated sa Hebrews chapter 1. No? So, tingnan po natin ang conscience. Sinasabi natin that human conscience is universal. Yung konsensya daw ng tao, universal yan. Lahat ng tao may konsensya. Kahit yung pinakamasamang tao pa Socrates, may konsensya yan. Di ba? May konsensya. And man is born with a universal belief that there is a supreme being. Ang tao po ay ipinanganak ng paniniwala na meron pong supreme being. Meron pong kataas-taasan. Yan. No? Dakilang makapangyarihan. Iba-iba ang tawag ng mga tao dyan. No? Para sa iba, ang tawag nila sa supreme being nila, Diyos. Para sa iba naman, lalo na sa mga komunista, ang tawag sa supreme being nila, Estado. State is higher than the individual person for the communist. And supreme ang Estado. Nobody can question the state. Para sa mga atheist, iba-iba ang kalang paniniwala, of course. Wala silang universal creed. Pero para sa kanila, ako, myself, ako ang sukatan ng lahat. So yung aking pinanghawakan, yung aking paniniwala, ang aking pagkaunawa, yun ang tama. Iba-iba ang kanilang, syempre, maaring mag-disagree ang iba. Pero basically,
may ganong klaseng, anong tawag natin dito, shade ang kanilang presumption. But for Christians, we call the supreme being God. Why? Because that's how the scripture reveals it. Tingnan po natin ang record ng scriptures with regards to this fact na lahat ng tao, man in general, has a universal belief about the existence of supreme being. Romans chapter 2, verses 14 hanggang 16. Romans chapter 2, 14 hanggang 16. Ang mga hindi Hudyo ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moses. Pero kung gumagawa sila ng naaayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito ay alam nila ang nararapat gawin. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita ng mga inuutos ng kautusan at nakaukit sa kanilang mga puso. Pinatutunayan ito ng kanilang konsensya dahil kung minsan inuusig sila nito at kung minsan namay ipinagtatanggol. Ayon sa magandang balita, aking ipinapangaral, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Praise God! Pansinin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Biblia, kanina sinabi ang dalawang klaseng tao, no? Yung natural at saka yung spiritual. Again, may dalawa pa rin klase ng tao sa iba pang kategorya. May Hudyo at saka hindi Hudyo. May mga Jews at may mga Gentiles. Ang mga Jews, ang mga Hudyo, naniniwala sa Panginoong Diyos na inihayag ng mga kasulatan. Samantala, ang mga hindi Hudyo naman naniniwala sa mga Diyos sang-ayon sa kanilang kaunawaan, pagkaunawa, sang-ayon sa kanilang mga tradisyon, sang-ayon sa kanilang nakagisnan, sang-ayon sa kanilang natanggap mula sa kanilang mga kanununuan. Ngayon, kung atin pong mapansin, sinasabi ni Pablo, bagamat ang mga taong ito ay walang alam sa kasulatan. Walang alam sa kapahayagan ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng mga propeta. Walang alam patungkol sa katotohanan sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo. And yet these people are doing right things. Gumagawa sila ng mabubuting bagay. Gumagawa sila ng tama. Bakit? Sapagkat ang sinasabi ng kasulatan ay nakaukit sa kanilang puso. Bagamat hindi nila nabasa ang kasulatan, bagamat hindi nila naunawaan ang kasulatan, o bagamat hindi na ipangaral sa kanila ang kasulatan, ang mga katotohanan nito'y nakaukit sa kanilang mga puso dahil sa konsyensya na kaloob sa kanila ng Panginoon. So lahat ng tao, kanina sinabi natin that conscience is universal. It is a gift of God para sa ating lahat. And sa pamamagitan ng konsyensya na meron tayo, ipinapahayag sa atin ng atin pong Panginoon kung ano ang tama at kung ano ang hindi tama. Bagamat naniniwala tayo na hindi perfect ang human conscience, kasi ang human conscience has been marred, pag sinabing marred, nadumihan, nagasgasan, no, ng kasalanan, ng sinful nature, ng kalikasan natin bilang mga makasalanan. Kaya minsan, yung dapat na bagay, ay sinasabi natin, hindi dapat. Yung mali na bagay, yun ang sinasabi natin, tama at yun ang dapat gawin. And yet, ang sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, ang mga tao ay gumagawa ng tama at naayon sa kautusan sapagkat ito ay nakaukit sa kanilang puso. We call that conscience.
at sa mga taong kagaya nito na hindi nakarinig ng ebanghelyo ni Kristo, they will be judged according to their conscience. Yan sinasabi niyan, Pastor, ano? Sa Romans chapter 2. Ngayon, another description sa Acts chapter 17, verses 22 hanggang 23. Ito yung typical na makikita natin sa mga tao. Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng mga taga roon sa Areopagos at sinabi, "Mga taga Athens, nakita kong napaka-relihiyoso ninyo sapagkat sa aking paglilibot dito sa inyong lungsod, nakita ko ang mga sinasamba ninyo. May nakita pa akong altar na may nakasulat na ganito. Para sa hindi nakikilalang Diyos, itong Diyos na inyong sinasamba na hindi pa ninyo nakikilala ay ang Diyos na aking pinapangaral sa inyo." Praise God. Pansinin po natin, ang Athens ay isang syudad, no? City-state, no? Doon sa Grecia. Or hindi na siya city-state during the time of Paul kasi ito na yung parang sentro ng isa po sa mga sentro ng kultura at kabihas ng Griego. And one thing ang na-observe ni Paul sa mga taga-Athens, they are religious people. Parang mga Filipino lamang, mga relihiyosong mga tao. Actually, halos sa bawat sulok ng syudad, merong altar na nakadedicate sa kanilang mga Diyos. Pero iba't ibang mga Diyos sila, no? Kaya kung kayo'y nanonood ng mga Clash of Titans. Clash of Titans ba yon? Or ano pa yon? The Titans, no? Sino mga Zeus at saka yung iba pang mga Diyos, no? Mga demigods nila, mga gods nila, goddesses nila. So marami silang mga Diyos na sinasamba dyan sa Athens. And sa takot nila na may ma-left behind sila na Diyos, o maaring may Diyos silang hindi kilala, nagpatayo pa rin sila ng altar. Nakalagay doon para sa hindi kilalang Diyos. Diba? Ganon sila karelihiyoso. And even sa atin, sa Pilipinas, ganon karelihiyoso ang tao. Kaya ayaw nating ma-offend ang espiritu sa puno ng balite. So pag magpunta tayo doon, masasabi tayo ng tabi-tabi po. Ayan. We recognize these intermediary beings. Pag pumunta tayo sa waterfalls, magtatabi-tabi po. Magpunta sa malaking mga bato, magtatabi-tabi po. At kung may namaga ang iyong paa, mag-aalay ka ng itlog doon sa nuno sa punso. These are intermediary beings in Filipino mythologies. Mythology. Bagamat hindi natin masyadong, hindi naman yan Diyos. Actually, kung kayo nag-aaral ng Filipino mythology, they are considered to be gods and goddesses. Noong mas sinaunang mga ninuno po natin, ang maninuno po natin. And hanggang sa panahong ito, naturingan tayong mga Kristiyano, and yet we still hold on sa ganong klaseng mga pagano natin na mga paniniwala, no? Sa mga heresy, no? Erehe, kumbaga, no? That's heresy. So makikita po natin that even today it persists sa ating panahon. Ganun karelihiyoso ang mga tao. Pag sumakit lang ang tiyan, pupunta doon sa espesyalista. Espesyalista yung pasurates, yung lalagyan ka ng luya. At saka kukunan ka ng itlog, ganyan. At saka papel na puti, at saka lagyan ng kandila. Espesyalista talaga yan. Malalaman kung anong sakit mo. May x-ray yun. Uwasakin yung itlog, ipagulong-gulungin muna sa iyong tiyan, tapos ilalagay yung itlog ay, ano yun? Ilalagay sa baso. Wawasakin yung itlog, ilalagay sa baso at saka titingnan, doon ka sa may puno ng mangga. Ngayon, pumunta ka ba sa may puno ng mangga? Normal, doon daanan mo talaga yon. Kaya, espesyalistang espesyalista. Now, they are too religious.
at sa takot nila na may ma-left behind sila na Diyos, nagpataguwa pa rin sila ng mga altar para sa kanila. And then, sabi ni Pablo, itong hindi nyo kilalang Diyos, nais kong ipakilala sa inyo. Sapagkat siya yung tunay na Diyos. Siya ang makapangyarihan na Diyos. At ang Diyos na inyong sinasamba, kung iyong tuloy-tuloy na basahin ang mga sulat ni Pablo, they are useless. They are nothing than this God that I would like to present to you. My friends, my brothers and sisters in Christ, normal, universal sa tao na mag-recognize na merong supreme and superior being. So, these are the true proofs that God exists. First, coming from the scriptures, and then second is coming from human conscience. Now, what are our arguments? First argument, ontological argument. It's a little bit a philosophical in nature when we say ontological argument. Because this ontological argument is a priori argument. Gusto kong sabihin, wala siyang ebidensyang ipinapakita. It's just a work of mind. Sabi ng ontological argument, which is conceivable perfect, should be God. Yan ang ontological argument. The conceivable perfect being is known as God. So ang Diyos daw yung isang, yung being, ano kaya yung being sa Tagalog? Ang hirap kasi hindi naman pwedeng nilalang. Ang being ay hindi nilalang kasi ang nilalang kasi creator, being. God is the being that is perfect. Kung meron kang naisip na perfect na being, ang tawag doon ay God. In the midst of imperfections, man is always thinking about perfect. Kaya kahit nga yung mga dalaga at binata pa Sokrates, naghanap pa rin yan ng ideal man, ideal woman. Kasi naghanap sila ng perfect. Naghanap ng perfect boyfriend. Di ba, Sister Arlene, ano? Naghanap ng perfect girlfriend. Bakit naghanap ng perfect boyfriend at girlfriend? There is no perfect in this world, maliban kay perfecto at kay perfecta. But we are always looking for perfection. Eh kahit saan naman, kahit sa mga projects natin, kahit sa mga ginagawa natin, gusto natin perfect. But at the closer inspection, we always find imperfections. Tama, no? Because the only perfect in this universe is known as God. Yeah. Eh kung ang project mo ay perfect, eh Diyos na yan. Kaya may nakita kang mali, may nakita kang kulang sa iyong project. So it means that hindi siya Diyos. No? Eh kung makakita ka ng boyfriend na perfect, eh baka Diyos na ang nakita mong boyfriend. Eh sabi ni Sister Arlene, walang perfect. Ang masasabi lamang ay, sana all. There is no perfect in this world. Only God is perfect. So tingnan po natin ang scriptures. Deuteronomy chapter 32, verse 4. Siya ang bato ng kanlungan. Matuwid ang lahat ng gawa niya at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Matapat siya siyang Diyos at hindi nagkakasala. Makatarungan siya at maaasahan. Praise God. So, pansinin po ang description sa ating Panginoon. So, in terms of reliability, He is reliable. Bato na kanlungan. Sa kanyang kaparaanan, in His ways, He is righteous. Siya ay matapat. Hindi siya nagkakamali at hindi siya nagkakasala. Siya ay makatarungan at siya ay maaasahan. May mga taong may ganyan in a certain degree, but not all the time. We tend to describe people, mapagkakatiwalaan siya, but not all the time. You know, yung mga time talaga nag-fail. But God in His nature, ang Diyos sa kanyang kalikasan, hindi siya kagaya ng tao.
Matthew chapter 5 verse 48. Kaya dapat kayo'y maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. Pansinin po natin, tayo ay in-expect ng Panginoon na maging ganap. Bakit sinabi ng Panginoon yan? It is because we have not yet achieved that status. We are working towards it. Kaya yan ang sinasabi ni Ibana, we are still in the processing zone. Nasa kwan pa lang tayo? Nasa processing zone pa lang tayo? We are in the process. Pero, kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos that He is changing us from glory to glory each day. Kaya napakahalaga ang banal na Espiritu, ang role ng Holy Spirit sa ating mga buhay araw-araw. It is because it is the Holy Spirit that helps us to achieve this goal of God para sa atin. Ang ating amang nasa langit ay ganap. Ganap. He has achieved this status. Ang nais ng Panginoon maging kagaya tayo ng ating Ama na nasa langit. Kaya in our ways, in our words, sikapin natin through the help of the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit, na maipamuhay ang kalooban ng ating Panginoon. Ikalawang argument, ontological kanina, ngayon ay cosmological, and we will be using evidences from creation, not only a philosophical one. Cosmological argument, ito po yung argument na nagsasabi that God is the first cause. Ang dahilan ng lahat ang Diyos. Although this argument has also its imperfections, lahat po ng argument na ating gamitin has their own limitations and they have their own imperfections. Just like a human mind, imperfect ang ating pong kaisipan, ang ating pagkaunawa. But according to this argument, God is the first cause. He is also the sustaining cause. And He is the unmoved mover, the necessary being, the personal being that caused and sustains the universe. Parang malalim yata yun, Pastora Tess. Sa mga nag-aaral ng philosophy, mas naintindihan nila yung ganung klaseng mga terms. Psalm chapter 33, verses 6 to 9, para maintindihan natin from the scriptures. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nilikha sa kanya, nilikha sa kanyang hininga, nagmula ang araw, buwan at mga bituin. Paano nagkaroon ng lahat ng bagay? Dahil merong Diyos na unang gumalaw, naging dahilan ng lahat ng ito. There is God that caused the existence of heavens, of the moon, of the sun, and of the stars. Merong Diyos na naging dahilan para magkaroon ng kalangitan, ng langit, ng araw, ng buwan, ng mabituin. Merong Diyos na naging dahilan ng lahat ng iyan. And yet this God is the uncaused cause. Walang ibang dahilan kung bakit nagkaroon ng Diyos. There is no creator of God because God Himself is the creator. Walang ama ang Diyos, walang ina ang Diyos. It is because He is the Father of everything. He is the progenitor. progenitor. Yan. Malalim yan, Pastor Tess, no? Progenitor of everything. Siya ang pinanggalingan ng lahat. Kaya minsan may nagtanong sa akin, Pastor, sino ang tatay ng Diyos? Sino ang nanay ng Diyos? Sabi nung isang kakilala ko, si Mary, nanay ng Diyos. Walang nanay ang Diyos. Paano magkaroon ng nanay ang Diyos? Si Jesus Christ, may nanay din sa mundo. Pero ang Diyos, walang nanay. Kasi wala din namang tatay ang Diyos. Kasi ang Diyos mismo ang tatay. Siya ang pinanggalingan ng lahat. Siya ang pasimuno ng lahat. Sa Kanya nang galing ang lahat. Kung may nanay ang Diyos, di yun ang Diyos. Kung may tatay ang Diyos, di yun ang Diyos. Sa ontological argument.
Pero according to the scriptures, wala. Walang nanay ang Diyos, walang tatay ang Diyos, hindi ipinanganak ang Diyos. Psalm, kanina binasa natin, Psalm 33. Verses 7 hanggang 9. Itinipon niya ang dagat na parang inilagay sa isang sisidlan. Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot sa Panginoon. 9. Dahil nang siya'y nagsalita, nilikha ang mundo, siya'y nagutos at lumitaw ang lahat. Pansinin po natin, siya ang pinanggalingan ng lahat. Siya ang dahilan ng lahat. Langit, lupa at lahat ng sanilikha sa buong sansinukob nanggaling sa Panginoon. Again, if you have your questions with regards to the topic na ating dinidiscuss, maaari po kayong mag-message lamang po sa video na ito. You are very much welcome. And sisikapin po natin na masagot ang inyong tanong. Kung hindi po natin masagot ngayon, next week ay sikapin nating masagot ang inyong katanungan. Hebrews chapter 1, verse 3. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Ang tinutukoy ng passage na ito si Jesus Christ, kung ano ang Diyos, ganun din siya. So, pansinin po natin, ang ating Panginoong Jesus ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Kung paanong nilikha ng Diyos ang sansinukob, ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang salita, ganun din naman kung paano ito iniingatan ng ating Panginoon gamit ang kanyang salita. Colossians 1 verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang makikita pati rin ang di nakikita, katulad ng espiritong nagahari at namamahala. Mga espiritong namumuno, may kapangyarihan. At may kapangyarihan. So pansinin po natin, sa pamamagitan ni Jesus, nilikha ang lahat ng bagay at para sa kanya ang lahat ng bagay. Nakikita man o hindi. Itong nakikita man natin o hindi. Mga spiritual na mga dominions and powers and authorities, lahat ng yan, nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Roma 11:36. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa kanya, at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa kanya, purihin ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Praise God. So pansinin po natin sa tinatawag nating cosmological argument, ang Diyos ang pasimuno ng lahat, siya ang nag-iingat ng lahat, at ang lahat ay para sa kanya. So, tayo po ay nabubuhay sa panahong ito, tayo po ay may lakas sa oras na ito, may hininga sa oras na ito. Ang dahilan niyan, merong Diyos na nagsusustain sa atin. Merong Diyos na nagpapalakas sa atin. Merong Diyos na nagpapatibay sa atin. Merong Diyos na nag-iingat sa atin. Merong Diyos na gumagabay sa atin. Whether we recognize that or not, maaring kilalanin man natin yan o hindi, maaring tanggapin man natin yan o hindi, merong Diyos na nag-iingat at gumagabay sa atin. Ika-tatlo na argumento, teleological argument. Ano ba itong teleological argument? Actually, teleological argument, nanggaling yun sa word na telos, na gustong sabihin ay design. No, design. This is an argument by design. Gustong sabihin, nakikita natin sa lahat ng bagay, kaya na sinabi ko kanina, na mayroong disenyo ang lahat. Hindi lamang na, ano yun, biglang pumutok yung mga gases na pagkalaki-laki, nagkaroon ng araw, nagkaroon ng buwan, nagkaroon ng universe. Hindi. No, it's not. It's not by accident. But there is a design. No? Mayroong design, mayroong disenyo. Again, ang Genesis chapter 1 verse 1 ay nagsasabi na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Iba-iba ang pananaw dito.
ng kahit mga Kristiyano within the Christian circles, iba't iba ang kanilang pananaw kung paano interpretin itong Genesis chapter 1 verse 1. Pero they agree that there is God who created everything. The source of all everything is God. Pero kung paano ito ginawa, iba-iba ang kanilang pananaw. But by the way, hindi natin ito pag-uusapan ngayon. Siguro sa mga next Bible studies natin, no, mapag-uusapan natin ang iba't ibang theory with regards to creation naman. Mga theological theories siguro pag may time tayo. Pero hindi natin ito scope ng ating study as of now. Isaiah 66 verses 1 hanggang 2. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang langit ang aking trono at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Kaya't anong klaseng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? Saang lugar ninyo ako pagpapahingahin? To, hindi ba't ako ang gumagawa ng lahat ng bagay? Yan, hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Pag makakita ka ng upuan, alam natin merong isang tao na nag-isip ng disenyo ng upuan na yan. At merong isang tao na nag-craft ng upuan na yan. Pag makita mo ang iyong cellphone na hawak-hawak ngayon, normal na naisip natin na merong nag-imbento niyan. Tama, no? May nag-imbento, may nag-disenyo niyan para mag-function siya ng naayon at tama. Kung makita natin, kung i-extend natin ang ganong klaseng statement, kung makita natin kung bakit ganito ang composition ng earth, bakit ay 2/3 ng earth ay tubig at 1/3 lamang ang lupa, merong design. Kung bakit ang ating katawan ay 2/3 ay tubig o liquid and then 1/3 lamang yung solid, merong design. Kahit kung tingnan mo ang mukha mo sa salamin, merong design. May disenyo. Lahat ay may design. May layunin. May purpose. Kaya, sabi sa John chapter 1, verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Yan. So, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Dinisenyo ng Diyos ang lahat ng bagay. And then the last argument na pwede natin gamitin ngayong gabi is the moral argument. So, kanina mayroon tayong ontological argument, mayroon tayong cosmological argument, mayroon tayong teleological argument, at ngayon naman, moral argument, or sa ibang referensya, tinatawag ito na anthropological argument. Tingnan po natin. Man has a sense of right and wrong. Parang ang tao, alam niya kung anong tama at mali. Meron siyang desire para malaman kung ano ang tama. Meron siyang desire na malaman ang katotohanan. Lahat ng tao sa mundo may desire na malaman ang kautuhan. Whatever their belief with regards to the truth, but they have that desire to know the truth. Ang tao loves righteousness and abhors evil. It's because that's the moral. Man, what separates man from animals, sabi ng ibang mga nag-aaral sa tao, is our sense of morality. Our sense of morality separates us from animals. Yung sense of right and wrong, wala yan sa hayop. Sa tao meron. Yung love of righteousness, wala yan sa hayop. Sa tao meron. Yung abhorrence of evil, wala yan sa hayop. Sa tao meron. That makes us separate from animals. But with regards to the body composition, pareho tayo sa hayop. Actually, ang sabi ng salita ng Diyos, pag ang hayop ay mamatay, mabubulok lang naman. Ang tao pag mamatay, mabubulok man lang naman. Ano ang kaibahan ng tao at hayop? It's because we have our soul, sabi ng scriptures, and we have our spirit. So, there is a sense of what is right and what is wrong. 1 John chapter 4, verse 8.
Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Pansinin po natin. Ang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. My friends, my brothers and sisters in Christ, however undesirable you are, kahit gaano ka kasamang tao, kahit gaano ka kapusakal na tao, there is still a space in a human heart to love other people. Kahit yung gaano pa ka selfish na tao, meron pa rin siyang iniibig at meron pa rin siyang minamahal. Why? It is because that's a proof that human beings are, have a sense of what is right and what is wrong. James 4 verse 12. Ngunit ang Diyos lang ang nagbigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Pansinin po natin. Tanging ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Kung bakit ang tao, kahit hindi niya alam ang scriptures, nag-iisip talaga siya na may kaparusahan para sa kanya. Ang tao, kahit hindi niya alam ang katotohanan ng salita ng Diyos, meron talagang day of reckoning. Ang iba, ang tawag nila dyan, may karma, ano pa ba? Ang tawag nila dyan ay may gaba. Yan, no? Yung gaba natin, yung alam natin na gaba, it's divine retribution. No? Parusa ng langit, kumbaga, no? So ang tao ay may ganung klaseng sense. Why? It is because, no? Dahil naniniwala tayo, naka-embed sa ating mga puso the divine commands of God through our conscience. And this conscience is being manifested by our morality. Yung ating konsyensya na kung saan ay naging avenue para ipakita at ipahayag ng Diyos ang kanyang katwiran, ang kanyang kautusan, ay nai-express o naihahayag sa pamamagitan ng atin pong mga moralidad. Ngayong gabi, kung kayo po ay may mga tanong or nais pong i-share, maaari nyo pong i-share yan sa atin pong live video na ito. But while we are preparing for that, samahan po natin ang ating worship team sa awiting pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Give me
Margaret Greenbrier Almond joining with us on tonight's broadcast. Sister Linda Kalina is also with us. Pastor Jaron Cruz, kasama din po natin. Sister Daisy Makatangay, also with us. Sister Abigail Martinez Sulabo. Sister Marie Chris Visca Silvestri, kasama natin. Janil Magayon is also with us. Brother Vincent Vien, kasama natin, no? Dr. Montoya Formento is also with us. Sister May, happy anniversary sa inyo ni Brother Tam. Brother Bong Garcia is also with us. Brother Makmak is also with us. Joining us from Look Fire Station together with Brother Bong Garcia. Aha, kasama din po natin Sister Thelma, Brother Jeff Mendoza. Norma Nieto Nagal Alonso is also joining with our broadcast ngayon. Sister Jessa Villacruzis, Sister Noemi Familialan, binabati po natin. Marg Fronda Barcoma, kasama po natin. Sister Jo Baliguat is also with us. Dr. JP Marasigan is also with us tonight. Sister G Martinez, salamat po sa iyong pong pagsama. No, we are waiting for your questions. And kung wala na po tayong mga tanong, ano, ang atin pong gawain sa Jungan Four Square Gospel Church tuwing Martes, alas 6:30, ang atin pong online prayer meeting. Tuwing Webes naman, alas 6:30, ang atin pong online Bible study. Tuwing Linggo, ang atin pong online worship celebration, 7:30 a.m. with delayed telecast sa Ojongan Star Cable, Channel 9, 10:30 a.m. at Ojongan Cat V, Channel 3, 11 a.m. Ang atin pong radio ministry, Landas ng Buhay, sa 101.3 radio natin, alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Nawa ang pagpapala ng Diyos at ang biyaya ng ating Panginoon ay maranasan ninyo ng inyong mamahal sa buhay saan man kayo naroroon. Gabayan kayo ng ating Panginoon, pagpalain kayo ng ating Panginoon, at patuloy po ang pag-iingat at proteksyon na inyong maranasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Good night. Bye-bye. You show how He talks with me. Yeah. And show how He tells me.